Nakakita niyo naman, di ba? Grabe. Binigyan niyo ba ako ng mga ano, mga points ito? Ilan ang kanyang Instagram? Ilan ang kanyang TikTok? Ilan ang kanyang lahat ng ito? Lahat subscribers. So bro, talagang nagbabiral. When she talks, everybody listens. Why? Napakaganda. Very talented. Please welcome the one and only, Shayna! Hello po! Magandang gabi sa inyo pong lahat. Naway masaya po kayo sa inyong tahanan at mag-enjoy po kayo sa pag-tutok dito sa ating Wawawien! Yay! Wow, welcome! Thank you very much, Shayna ba? Alam ko, busy-busy siya, pero gumawa siya ng paraan at para makapag-perform dito. First time mo bang sumayaw sa isang TV? Hindi po. Sa first TV time show. Lang siguro ng full production sa TV. Pero like pag nag-aano po ako sa mga festival, sa mga gigs po sa out of town. No, but I mean sa television. Hindi po. First time po yung talagang full prod. Ito first talaga, time ikaw lang oh, talaga. Po, so, wow, thank you very much. Napakanya naman, di ba? Anyway. At Kuya Will, pati yung ano ko, first appearance ko talaga sa TV, kahit hindi pa ako vlogger, tsaka sikat, or ano, sa Wawawin talaga ako unang lumabas. Wow, oo, diba? Totoo. Oh, diba? Oy, dito ako galing. Ano year ba yun? 2017 po ata yun. Basta wala pa ako. Sa GMA pa tayo nun. Opo, sa GMA pa po. Nalala kita, oo, tapos eh. Pero hindi ka pa ganyan ka-sexy nun, bakit? Opo, mataba po. Ewan ko po, parang ano, parang postpartum body po talaga yung nangyari sa akin. After ko po magka-baby, bumagsak na lang yung katawan ko. Nung pagka-baby mo, and then, agiba? Opo, naging payat na lang ako. Pero, hindi ako, nung una, medyo nakaka-stress kasi parang binabody shame ako. Lalo na yung mga taong nasanay sila na mataba yung itsura ko. Na-stress talaga ako nung una na nilalait nila ako, mukha kong buto, ganito, ganyan. Pero ngayon, sinasabi ko talaga, sobrang love ko yung body ko. Sobrang laking blessing nito. Kasi marami akong nagawa and magagawa pa dahil dito. Hindi lang yung body mo. The whole body, your mind, your face, and your personality. Opo. Diba? Dapat po nag-i-improve. Anyway, ano mo, sobrang lakas mo sa social media. I was wondering, bakit? Ba't ang daming mong followers? Ako din po eh. Lagi ko nga po tinatanong, saan ba lang galing to? Siguro ano po, kung paano po nila ako minamahal, ganun ko lang din ibalik yung pagmamahal na ginawa nila sa akin. Kasi parang mas naging part talaga din ng family ko yung subscribers ko, which is ang Sebis. So, hello sa inyo lahat, mga sige, Sebis ko. Wow. Ayan. Yung mga followers ko po, Sebis yung tawag ko sa kanila. Actually, ano may tatu ako, oh. Sebis. Ano ba ibig sabihin ng Sebis? Seb, kasi nickname ko is Seb. Tapos, di ba, ang dami nila. Eh, mga babies ko sila. Kaya ginawa kong Sebis. Parang Seb babies. Ah, so, yan ang nickname mo. So, yung mga babies mo sila. All your friends, sila. Yung mga yes. Supporters mo. Yung mga supporters po talaga. Bali, ilan talaga lahat yan? Kasi ang tindi daw na, nung nadidinig kita, sabi ko nung una, si Shayna, sabi ko, kuya, nag-guess sa'yo yan. Di ba? Kasi nung nag-guess ka sa amin, hindi ka pa talaga kilala. Opo, hindi pa po. Sa Facebook pa lang po ako that time. Nung ba nag-guess ka sa amin, single ka pa o? Single pa po. Ano pa po, wala pa po ako sa legal age noon. Wala pa akong 18 noon. Kaya kasama ko si Mama. Di ba? Ah, at doon si Mama, yung ano, yung Lebanese kami, ganun-ganun. Tama na magnanay. Yun yun. Sino ba yung Mama mo ron? Si... Basta si Mama Maria Fe. Ayan, hi Mama. I love you. And na-shoutout ko na din. Sige, siyempre sige, si Daddy. Laki pa sa salamat sa magulang ko kasi yung pagpupuri sa akin ni Kuya Will, like, lahat yon hindi mangyayari kung wala sa mama at papa ko. So, hi mama at papa. I love you both so much. Thank you. Binuhay niyo ako sa mundong to. Ang kamusta yung baby mo? Ba't inundin? Ayun, pala. Nakaka-story lang ni Bia. Sobrang cute. Waiting siya. Nanonood siya ngayon. Hi, baby Bia. My baby Bia. Ilang months na ba siya? One year and 6 months po. Ah, naman. Opo. Yung baby, babatiin mo rin yung... Opo. And si Lucas, syempre, sa first baby ko po. Hi, baby Lucas. I love you so much. My baby boy. At syempre, batiin mo rin yung... Sister mo. Yes, Rana. Nandun siya kanina. Parang sabi ko nga mamaya, hinahanap niya na yung manager ko. Ang ganda ng sister mo, ha? Opo. At siyempre, tanda mo, batiin mo yung pinaka-importante. Oh, batiin mo yaya ng anak mo. Yes, Ate Emily. Siyempre, siya talaga yung ano ko eh. Parang asawa ko ngayon, si Ate Emily. O, kita mo, di ba? Siya ang katulong ko kay Bia sa pag-aalaga. Thank you, Ate. Ano pa bonito mong kanta? Paborito ko pong kanta, Talking to the Moon, ni... Bruno Mars. Tagalog. Sa Tagalog? Ano na lang? Yung kanta mo na lang. Yung totoong kanta niya. Yung totoong Tagalog? Ano bang favorite kong kantang Tagalog? Napaka-plastic mo, no? Ang dami mo pa. Hindi talaga.
like, marami po kasi akong pinapakinggan, pero yung pinaka matatawag ko. Yung talagang nagmarka sa'yo. Parang pinipresyo. Parang may gusto kang isagot ako. Wala! Parang gusto ko malaman. Ang gustong-gusto ko yung kanta sa anak mo. Ang ganda nun. Hindi, sa totoo lang. Ang ganda ng maganda lyrics. Po yun kung totoo po yung... Nako, tumigil ka. Huwag nang... Hindi, like, totoo lang. Like, huwag para sa akin. Huwag mo akong dami sa awa. Huwag mo akong dami sa away nyo, okay? Dito, nandito ako. Hindi, totoo lang. Hindi ako magpapaka-plastic dito. Like, maganda nga yung song. Parang nagustuhan ko at magustuhan ko ang ganda ng meaning. Maganda. Diba? Hindi ko tinatanong yung kumanta, yung kanta. Wala naman ako sinabi dun sa kumanta. Sabi ko lang, maganda naman yung song. May payo ko siya palang kuya. Sige po. Okay. Hindi, payo ko lang. Yung anak mo, may tatay yan. Dapat yung anak mo, mahalin yung tatay. Hindi. Hindi tayo kasi. At the end of the day, anak pa rin yan at tatay pa rin siya. Wala ka bang kanta nun? Hindi, okay lang. Hindi, sa baby niya yun eh. Hindi, gusto ko talaga yun. Di ba? Ayaw mo ba? Ay, hindi yan. Huwag na yan. Baka magwala ito dito. But anyway, nakakatuwa. Ang dami mo pinagdaanan sa buhay. Pero you're a strong woman now. Kinakaya po. Kasi kailangan eh. Kahit naman na ikaw sa sarili mo, pagod ka, di ba? Minsan, ayaw mo na. Pero kapag tinignan mo yung mga dahilan kung bakit kailangan mo lumaban, lalo-lalo na yung mga bata, gagawin mo talaga lahat para mas maging strong ka. Mag-iiyakan ba tayo dito? Hindi, yeah, maganda yan. Alam mo bakit? Opo. Inspiration ka sa mga young mother. Di ba? Lalo-lalo na sa mga ano single moms. Ngayon yan. Talaga na ano ko na, naranasan ko na yung nararanasan ng mama ko noon. So, talagang saludo sa mga, yung nanay pa nga lang ikaw na may partner ka, mahirap na eh, mahirap ng gampanan. Pero yung talagang mag-isa ka, iba talaga yun. Powerful challenge talaga yun. Every day talaga, Kuya Will. But you're okay now. I'm okay. I'm trying to be okay every day. No, you're okay. Them. Why? Because nakikita mo naman, no? Di ba, nagpe-perform ka na, nag-guest ka sa Showtime, andito ka ngayon. So I think you're okay. Anong inspiration mo now? Ngayon po talaga, nagpo-focus lang po ako kapag ka... Actually, Kuya Will, di ko kasi masabing okay na 100% okay eh. Kasi ang nangyayari, pagka nakikita ako ng ibang tao na ito, guess nyo po si Sayna Baraki ngayon, so kailangan ko maging okay. Pero behind the camera and everything, marami pa rin mga problema and kailangan mong i-deal, lalong-lalo na pagdating sa emosyon mo. Yung emosyon mo na hindi pwedeng questionin ng kahit sino kasi yun yung nararamdaman mo eh. But you're so blessed. Opo, why? May baby ka na. Totoo. Marami nagmamahal sa'yo. Nakita ko, dahil mong kasama, mini-makeup ang ka, inaayos ang ka, love ka nila. Opo. Nag-rehearse ka. Timo, actually, kanina, sa totoo lang, nag-rehearse siya. Perfectionist tong batang to. Kaya ako natutuwa sa kanya kasi ayaw niyang tapusin yung sa'yo na hindi tama. Opo. So, you know, nakakatuwa yung ganun. And I think you will be successful. Kasi yung pinagdaanan mo, tandaan mo to, ha, hindi lang ikaw dumadaan sa ganyan. Opo. Maaring may mas mahirap ang pinagdaanan sa'yo, pero look at you now, di ba? Ang ganda ng career mo, kinukuha ka ng ibang mga programa, and then, ang dami mong followers, ang dami nagmamahal sa'yo, yun lang, you're so blessed. Opo. Huwag kang magiging, malungkot. Opo. Pag-uwi mo ng bahay, embrace mo yung anak mo, di ba? Pasalamat ka sa Diyos na wala kang sakit, wala sakit yung anak mo. Lahat tayo. Ako nga, dalawang beses kinasal eh. Dalawang beses din ako na-anal. Sometimes in life, kailangan dumaan ka talaga sa pain. Pero doon ka natututo, doon ka pwede magpakumbaba, kasi nasaktan ka, baka nakasakit ka. At the end of the day, dapat ang puso mo, there's always forgiveness. Magpapapatawad. Ang Diyos ka, pinatawad tayong lahat, kasalanan natin lahat eh. Pero may nadinig ba tayo ng isang aray? Wala. Ang sinasabi ko lang sa'yo, nakikita kita eh, pinagmamasdan kita kanina. Sabi ko, kasi may nadidrink ako na ako, suplado yun, mahirap kausap yan, gano'n. Kaya sabi ko, di ba nung kinausap kita ng una, may mga ganun didinig, ano ka daw, ganito, ano ka, hindi. Gusto ko siyang makausap. Now you're here. Malay mo, you will be part of All TV in the future, di ba? Yes. Di ba? Di ba? I'm sure nanonood sa'yo ang management, di ba? Kasi, like Hipon, si Hipon nagsimula lang sa Wawawin niya. Opo. Ikaw din, nagsimula ka doon. Si Tekla, nagsimula sa Wawawin. Di ba? Why? Madami ka pong nabibigyang hindi, ng hindi, you know pino. Why? It's not about me. It's about you. Kasi pag nakita ka sa camera na you're sincere, totoo sinasabi mo, hindi ka showbiz, hindi ka nagpa-plastic, people will love you. Kailangan totoo ka. Likod at harap ng camera, maging totoo ka. Opo. If ever ba na may chance
Okay ba sa'yo na maging regular ka dito every Saturday? Kung bibigyan naman po ng chance at talagang ano, gagalingan ko po para po hindi ako, like yung mga nanonood sa akin ngayon, ayokong, like, makita nila na yun lang yung kaya ko. Improvement nga po, kagaya po ng sinabi nyo, talagang matututo na matututo. And I'm trying my best para mabigay ko yung the best para sa lahat, hindi lang din sa pamilya ko, lalo-lalo na sa mga taong naniniwala at sumusuporta po sa akin. Galing ha, galing siya, galing ha. Diba, it's a good thing na nandito ka. Totoo ako eh. Kasi alam mo, to be honest with you, talagang ang old TV is looking for new talents. And to be honest with you, nung pinapanood kita, hindi ako masyado sa mga social media. Sabi ko, sino ba si ano? And then sinabi nga, naging guest ka na nga doon sa Wawawin. Opo. And natutuwa ko yung pinagdaanan mo. Now you're here, di ba? Sana you will be part of the show in the future. Maging part ka ng Wawawin, maging part ka ng old TV. Malay mo, di ba? Mabibigyan ka ng isang magandang teleserye dito in the future. O, di ba? Can you act? Pwede ko bang umarte? Opo, maarte naman po ako. Kaya lang po, ngayon, hindi ko pa po nasusubukan ulit. Before po, nung mga dalaga-dalaga pa ako. Pero ngayon po, pero malalaman. Kaya po, kailangan po natin aralin lahat. Tapos, kapag tingin natin kaya na natin at hindi naman tayo mapapahiya, saka po natin gawin para hindi po nakikita ng tao na napipilitan siya. Ganun po ako eh, kapag po may mga, ang dami pong projects, sinasabi ko lagi sa manager ko, Jay, hindi naman kasi importante yung makukuha mong pera, lagi kang nandiyan dyan, sa ganito, kung saan. Kung hindi ko kaya, ayokong mapahiya. At ayokong lalong-lalo na mapapahiya yung mga taong naniniwala sa akin. Kaya po, gusto ko po talaga pag may mga ganitong project or blessing, yung talagang kaya ko at kaya ko talagang gampanan. Ayun po. Actually, pwede siyang house eh. Ha? Di ba? Ganda, spontaneous. Ayan, talakan palaga ko talaga dyan. Kaya ko talagang dumaldal hanggang bukas po to. Pero ngayon, may tanong ako, are you single now? Opo, single po. Oo, mag-concentrate ka muna. Opo, wala sa baby po mo, sa family mo, and most especially sa sarili mo. Totoo po. At dyan, dami mama. Kaya, Zainab, sa lahat ng mga supporters mo, ano gusto mo sabihin sa kanila? It's Christmas time. Una talaga. Naiyak ako agad kasi like, ang dami ko pong na-disappoint nitong nakaraan. Gusto ko lang mag-sorry sa inyong lahat. Eto, sakto na nasa TV ako. Diba? Like, sorry talaga sa mga na-disappoint ko. And sa mga nadamay. Gusto ko din pong humingi ng tawad sa sarili ko ngayon. At yun yung kailangan kong i-work out para po sa mga nangyari at sa mga lesson na nakuha ko galing dito. At maraming salamat po sa lahat po ng naniniwala pa rin sa akin na hindi pa tapos. Marami pa talaga. Mahal ko kayo. Kayo yung nagiging inspirasyon ko ngayon, lalo na. Kasi papasok na ako eh. So sabi ko, na kaya ko pa ba ito? Parang medyo nababaliw na talaga ako kung nasan ako. Pero hindi ko sila pwedeng talikuran dahil na nahihirapan ako ngayon. Kaya gagawin ko lahat ng best ko para maging okay ako at maging okay tayong lahat. Lalong-lalo na bumalik po yung tiwala at ano, nyo sa akin. Ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Ayan. Alam mo, okay yan. Yung nasabi ko nga sa'yo, lalo ka nilang mamanay kasi you have to be honest and you have to be sincere. And yun ang nakikita namin sa'yo at nararamdaman namin sa'yo. Tama yun. Pag nagkakamali, eh, dapat managsosorry ka naman. Hindi po ng tawad. Dapat sincere at gano'n sa puso. Opo, totoo po. Kaya mag-ingat ka. Ang payo ko sa'yo, baka na makipag-away, ha? Sayang eh, ang ganda ng career mo, di ba? Huwag na lang sana rin ako awayin. Pabihan mo sila. Alam mo, may kasabihan eh. Mas maganda ikaw na sasaktan kasi ikaw nananakit. Opo, opo. Kaya nga po, wala, sabi nga po sa akin, sa nangyayari sa buhay mo, wala kang ibang dapat gawin kundi magpakumbaba, tanggapin lahat ng mga bagay. Lumaban sa buhay. And yun naman din yung parang thankful po ako kasi napalaki talaga ako na kahit sa mga naging partners ko, sa magulang ko, or kahit sa mga katrabaho ko po, pag minsan talaga nakakagawa ako ng bad, kahit sa loob ng bahay, yung mga nagkatrabaho sa akin, nasisigawan ko ng, syempre, madami na akong ano. At the end of the day, kapag alam kong nakasakit ako, nagsosorry po talaga ako, and ayoko lang yung pakiramdam na merong taong naiipon yung galit sa akin. So sige, sorry. Sorry talaga, and kailangan lang pong tanggapin ng isa't isa. Okay. Ganun po. Zainab. Thank you very much, Zainab. Galing. Thank you again for being here. Hindi pa tayo tapos. Diyan lang ho kayo. Babalik ang Wawawin.
Say now.